Tinalakay sa Senado ang malaking pag-aari ng China sa National Grid Corporation of the Philippines at kung banta ba ito o hindi sa ating bansa. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kaya nga bang masabotahe ng China ang supply ng kuryente ng Pilipinas dahil sa 40% share ng State Grid Corporation of China sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP? Isa ito sa inusisa sa Senado kabilang sa natanong ay kung may mga Chinong nagtatrabaho sa NGCP. Meron po ako natanggap na info, meron na po kayo mga Chinese employees, Chinese technicians. Although hindi lang po ganun karami. The only Chinese that are in the country are connected to NGCP are three. And these are the members of the board. Only Filipinos are manning the substations. Sa panayam ng media, sinabi ni Senador Tulfo na meron siyang sources sa intelligence community na nagsabi umano sa kanya na maaaring makontrol ng State Grid Corporation of China, ang NGCP, kahit sa malayuan o remote control. I've read a lot of manuals, books about that, yung remote control na kayang gawin ng isang bansa, not only China, ng mga hackers, alam mo, isang bansa. Na meron silang computer na kung saan binibili sa kanila, magpaplanta sila ng virus doon sa computer na bibilhin ng isang bansa o hardware. And then pagdating doon sa kanilang intended target, then that's the only time na meron silang pipindutin from their country para ma-activate yung virus. Gaya ni Tulfo, naniniwala rin daw si Senadora Risa Ontiveros na banta sa national security na may share sa NGCP ang isang China state-owned corporation. Hindi po madaling sabihin na hindi national security threat ay isang bansa na napaka hindi kaibigan na ang pagtrato sa atin sa karagatan sa West Philippine Sea. It was then National Security Administrator Esperon, who himself went to our head office as well as the regional offices to inspect with regard to the report at that time that there was a remote control National Intelligence Coordinating Agency are working closely with us with regard to these issues. Sa report mismo ni Esperon, General Esperon, sinabi niya may vulnerability daw. Pagpo na naman ni Senadora Grace Poe, pinakamalaki pa rin ang share ng korporasyon mula China kumpara sa 30% na pag-aari ng Monte de Oro Grid Resources Corporation at 30% ng Calaca High Power Corporation. The group, one of the 30% owners joins the 40%. Theoretically, like I said, can be possible. We have to remember that if it is going to be a, well, quote-unquote, showdown between the Filipinos and the Chinese, I don't think there will be any question with regard to the loyalties. Eh kung sa ngalan ng salapi, wala na sigurong Chinese o Filipino. Naungkat din na hindi pinagbabayad ng tax ang NGCP sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA, maliban sa franchise tax na 3% ng lahat ng gross receipts ng operasyon nito. Hindi raw ito pata sa ibang korporasyon, sabi ni Tulfo. Ang DOE naman, hindi pa na-audit ang NGCP dahil hindi umano sila pinapasok sa pasilidad ng NGCP. Sa paniwala raw kasi ng NGCP, ERC ang nakasasaklaw sa kanila. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit mas malaki pa umano ang inilalaan ng NGCP sa dibidendo ng mga investors kesa sa paglalaan ng pondo para mapaganda ang kanilang operasyon. Walang tugon dito ang NGCP. I told the president na mas maganda kung yung systems operations ibalik na lang sa Transco at yung sa maintenance na lang ay mapunta sa NGCP at umuoke naman siya doon. Pero that has to be done through Act of Congress. So which para kay Presidente medyo matagal nga yan, away siya doon. Sabi ng Transco, handa silang i-take over ang pagpapalakad ng NGCP kung kakailanganin. It's in the concession agreement that we should be ready
to assume the transmission business once NGCP would be declared in default. May ilang impormasyon pang hinihingi ang mga senador na isasangguni daw muna sa board ng NGCP. Nangako naman ang NGCP na isusumiti nila ang mga dokumentong hinihingi sa Senado. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.